ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Nakalive din sa DWIZ News FM Regional Stations. Nakalive din sa Radyo Ronda AM Race. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. Ronda Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng isyu na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Narito na mga headlines para sa Ronda Pilipinas! Ronda Pilipinas! Transport protest caravan ng grupong Piston at Manibela lumarga na ngayong araw. Ronda Pilipinas! Mga nasa likod ng People's Initiative, pinalalanta. Ronda Pilipinas! Oversupply ng kamatis at repolyo sa ilang rehiyon, pinangangambahan. Ronda Pilipinas! Eto, pakinggan nyo itong balitang to. 5-star hotel na bigong magbigay ng diskwento sa isang senior citizen, nanganganib na mapasara. Ronda Pilipinas! Balita sa Ibayong Dagat, mahigit 100 flight sa New Delhi, India, na antala bunsod ng makapal na fog. Ronda Pilipinas! Balita babala ka sa naman, Santa Rosa Erindanus muling nanalo sa rematch kontra Makati Circus sa NBL Sherwood's Cup. Ronda Pilipinas! At showbiz, balita natin, Richie Rivero ayaw na magsalita kapag tungkol sa kanyang ex na si Andrea Brillantes. Ronda Pilipinas! Mamaya sa ating NBI, pinipigilan ka ba ng doktor na gumamit ng generic na gamot? Nako, bawal iyan! Ronda Pilipinas! At kawalan ng pera, merong masamang dulot sa kalusugan. Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas! Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas! Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Nakalive din sa DWIZ News FM Stations. Nakalive din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital News Accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News Website. Ronda Pilipinas! Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas! Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas! Tama, live na live na tayo sa DWIZ Metro Mega Manila. Nakalive din tayo sa lahat ng DWIZ News FM Regional Station sa buong Pilipinas. At nakalive din tayo sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, digital TV, di ba? Aliw Channel 23. Ayan, magandang araw Pilipinas. Ito ang Ronda Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr.
Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita natin, patuloy na maapektuhan ang share line ng Hilaga at silangang bahagi ng Mindanao, habang makakaapekto naman ang Northeast Monsoon o Amian sa Luzon at Visayas. Dahil dito, asahan na maulap na pabawirin na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan sa Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Magkakaroon din maulap na papawirin at anakapag-ulan sa Cordillera Administrative Region. Malamig dyan. Cagayan Valley, Aurora, Quezon Province at Bicol Region. Makakaranas din ng maulap na papawirin ang Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Ronda Pilipinas! Sa Cavite kanina, umuulan. Oo, habang ako'y nagbabiyahe. Samantala, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa ilang bayan ng Davao de Oro dahil sa walang tigil na ulan bunsod ng shear line. Nagdeklara si Davao de Oro Governor Dorothy Montejo Gonzaga, ang local chief executive, ng suspensyon ng klase at trabaho dahil sa epekto ng sama ng panahon. Kabilang sa mga nasuspende ng klase o nagsuspende ng klase ay ang bayan ng Mabini, Nubataan, Compostela, Nabunturan, Mungkayo, Montevista, Mako, Mawab at Marasugan or Maragusan. Habang suspendido rin ang trabaho sa mga government offices sa Nubataan, Compostela, Mako, Mawab at Maragusan. Patuloy naman provincial government ng publiko sa posibilidad ng landslide at syempre pagbaha. Una nang naglabas ng orange rainfall warning ang Pag-asa sa Davao de Oro at Davao Oriental na nagbabanta ng matinding pag-ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Protest caravan, sinimulan na ng grupong manibela sa UP Diliman, Quezon City. May programa sila, alam ko. Alamin natin ang report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly, go! Inilarga na ng grupong manibela, katuwang ng grupong piston, ang protest caravan sa bahagi ng University Avenue, UP Diliman, Quezon City. Nasa mahigit 20 traditional jeepney ang dumating mula sa iba't ibang lugar para ipanawagan ang kanilang kahilingan. Kabilang sa hinanaing ng grupo ang pagbalik sa 5 taon ng kanilang mga prangkisa, huwag isailalim sa kooperatiba at korporasyon ang prangkisa ng mga tsuper at operator at itigil ang PUV phase-out. Nakisa din sa pagwewelga ang mga tsuper at operator mula sa Laguna, Batangas, Bacolod, Montalban, Manila at Pasig City. Ayon sa mga operator, patuloy lang na pinahihirapan ng gobyerno ang kanilang hanap buhay. Naging susi para makapag-aral ang kanilang mga anak at mabuhay ang kanilang pamilya. Patuloy lang nga nila na nahihirapan ang mga mahihirap dahil sa sapilitang konsolidasyon sa mga maliliit na operator. Binigyan din ng grupo na patuloy nilang ipaglalaban ang kanilang karapatan kasabay ng pag-asang pakikinggan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kanilang kahilingan. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez na gulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report! Samantala, handa na ang pamahalaang lungsod ng Quezon at Maynila na magbigay ng tulong sa mga paserong apektado ng protest caravan ng transport groups. Diyan sa may ano? Wala bang ano? Sa may bandang, hindi, Pasay ito eh. Oo, sa may Pasay, ang daming stranded na pasero. Ayon kay Dexter Cardenas, Quezon City Traffic Department Chief, naglunsad ang kanilang himpilan ng libreng sakay. Nakanda na rin ang Quezon City Police District, Department of Public and Safety at Task Force Disiplina ng pamahalaang lungsod. Ipinahayag naman ni Chief Princess Abante ng Manila Public Information Office na nakikipag-ugnayan na ang Manila Traffic and Parking Bureau sa Manila Police District upang tutukan ang nasabing protesta. Dagdag pa ni Manila PIO Chief Abante, naka-standby na rin ang emergency vehicles sakaling kailanganin ng tulong ng mga apektadong mananakay. Ronda Pilipinas! Puntaan nyo yung Facebook. Ang dami yung kababayan natin na stranded, walang masakyan. Facebook rin. Samantala, pinalalantad na ni dating Cagayan Economic Zone Administrator Attorney Raul Lambino ang mga nagsusulong ngayon ng People's Initiative
daan ang saligang batas. Ayon kay Attorney Lambino, dapat maipaliwanag ng mabuti ang buong proseso ng People's Initiative upang maintindihan ng mga tao. Aminado si Lambino na matrabaho talaga ang pagsusulong ng nasabing inisyatibo tulad ng ginawa niya noon. Sinasabi ko dito sa nagsusulong ngayon ng Charter Change, itong People's Initiative, legal yung inyong ginagawa. Meron ng batas na nagsasabi kung paano People's Initiative. Merong Comelec rules and regulation na sinusundan ninyo. So, hindi kayo dapat matakot. Kailangan lumantad kayo at sagutin yung mga aligasyon ni Congressman Lagban, ni Congressman Duterte, ni Manang Amy Marcos, na merong mga ganitong mga issue na meron daw binabayad para pumirma ang tao o kaya pinapangakong mga ayuda na galing sa gobyerno. Kaugnay nito ay giniit ni Lambino, ni Attorney Lambino, na pag-iwanan na ang Pilipinas dahil sa kasalukuyang saligang batas. Umikot tayo sa Southeast Asia. Naumusan na tayo ng Malaysia, malayo na. Naiwanan na tayo. Kung makapunta kayo sa mga syudad ng Vietnam, like katulad ng Hanoi, yung capital city nila, at sa Ho Chi Minh, yung dating site. Nag-iira pa yan, ha? Partida. Kung hindi natin babaguhin itong mga ating saligang batas, siguro baka maungusan pa tayo ng Myanmar at Palau. Problema kasi, attorney, nalagyan na naman ng kulay dahil babayad eh. Magbira. At yan po ang tinig ni Attorney Raul Lambino sa eksklusibong panayam ng D.W.I.Z. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Isusulong na tsa-tsa ng Senado, tiniyak na mahaluan ng pang-amyenda sa political provision ng Constitution. Parang ano yata yan eh. Oh, parang hindi may iwasan. Once na nagkaroon sila ng pagkakataon. Oh, alamin nun natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Hindi kasama sa plano at sa napagkasunduan ng mayorya ng mga senador ang pagbabago sa political provisions gaya ng pagpapahaba ng termino at pag-alis ng term limit ng mga halal na opisyal. Ito ang tiniyak ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Ayon kay Zubiri, tiyak na mabibigo sa Senado ang anumang tangka na pag-amyenda sa Constitution kung papasukan ito ng pagbabago sa political provision dahil tutol dito ang nakararaming senador at dahil tiyak din na ayawan ito ng publiko. Una rito inihain na ni Senate President Zubiri ang panukalang resolution kung saan nilalayo na dagdagan ng Senado at ng Kamara ng mga katagang unless otherwise provided by law ang mga provision ng Constitution na nagtatakda ng limitasyon sa foreign ownership sa public utilities, education institution at advertising agency. Nakalagda sa resolution sina Senate President Pro Tempore Lorna Ligada at Senator Sani Angara na pagkasunduan na magiging chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments at magpapatawag ng pagdinig dito, Senator Angara. Ayon kay Zubiri, delimitado lang sa economic provision, nakuha na niya ang commitment na boboto ng pabor ang 18 senador o yung 2/3 ng mga senador at kakayanin nila itong aprubahan bago mag-Holy Week o mag-Holy Break ang Kongreso hanggang sa Marso. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report! Kung may ahabol lang ano yan, ng Holy Week o after Holy Week, baka maging laman yan ang zona ng presidente sa July. O, ahabol yan. Sige. Samantala, nangangamba ang Department of Agriculture sa nangyayaring oversupply sa ilang agricultural products. Ito'y bunsod ng patuloy na produksyon ng kamatis at repolyo sa iba't ibang mga rehiyon, partikular na sa Cordillera at Cebu. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., pinag-uusapan na nila ang muling pagpapatayo ng panibagong cold storage facilities sa Food Terminal Inc. sa Taguig City upang tugunan ang problema sa mga agri-products. Inihayag ng Kalihim na kanya nang inatasan ang mga opisyal ng FTI upang bumili ng sobrang ani na mga magsasaka para isupply o ihatid sa mga kadiwa center. Yun! Sinabi ni Secretary Laurel na mas mainam kung kanilang bibilhin ang overproduction upang hindi masayang at mailagay sa kadiwa stores na tutulong sa pagbabalakas ng programa
binigyan din ni Secretary Laurel na nakatakda ring ilipat sa logistic office ng FTI ang lahat ng cold storage ng DA sa loob ng 2 taon upang magkaroon ng pagsusuri at maimbentaryo sa lahat ng pasilidad sa bansa. Ang naturang mga proyekto ay pupunduhan ng 500 milyong piso at tatagal ng mahigit 1 taon bago tuluyang maisakatuparan. Ronda Pilipinas! Parang si Secretary nakikinig ng DWIZ. Yan ang ating suggestion, di ba? Bilhin ng DA at ilagay sa mga kadiwa store. Yun. Ayo, Secretary! Samantala, dadaan muna sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang lahat ng planong pagtaas ng pasahe ng mga kooperatibang nakiisa sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Bukod sa LTFRB, sinabi pa ni Attorney Zona Rase Tamayo, LTO Regional Director ng NCR, na bubusisiin din ito ng National Economic and Development Authority dahil anumang dagdag pasahe ay nakakaapekto sa inflation. Una rin sinabi rin ni Office of Transportation Cooperatives Chairperson Jesus Ferdinand Ortega na walang basehan ang pangamba ng ilang grupo na abot sa 30 pesos hanggang 50 pesos ang pamasahe sa susunod na 5 taon dahil sa PUV modernization. Sa katunayan nga, anya ay 2017 pa nagkaroon ng modern jeepney, ngunit 2 piso lamang naman anya ang itinaas ng pamasahe. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas! Samantala, tanggapu tayo ng isang report. Investigasyon ng Senado sa sinasabing suhulan sa pangangalap ng pirma. Tuloy pa rin ayon kay Senator Amy Marcos. Alamin po natin ang report ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Ati Celi, go! Tuloy pa rin ay sinusulong ng investigasyon ng Senado ni Senator Amy Marcos kaugnay sa isyu ng umano'y panunuhol kapalit ng lagda para sa People's Initiative. Ayon kay Senator Marcos, walang atrasan ang kanyang isinusulong na pagbusisi para matukoy ang nasa likod ng sinasabing vote buying sa People's Initiative. Kasabay nito, umapila ang senadora sa media networks na tumulong sa pag-compile ng mga video, larawan at iba pang ebidensya sa sinasabing suhulan kapalit ng pirma. Ang pagpapatuloy ng investigasyon ay sa kabila ng paniniwala ng ilan na ihihinto na ang pangangalap ng pirma matapos pangunahan na mismo ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang paghahain na resolution para sa pag-amienda sa ilang economic provision ng saligang batansa, alinsunod na rin umano sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Marcos na ito ang mas tama aksyon para sa sinusulong na pagbabago sa economic provision sa halip na gumastos ng 14 bilyong piso. Sa pamagitan niya ng public hearing at mga debate sa issue, mas magiging maliwanag sa taumbayan ang mga pagbabago na kinalaunan ay kanila rin naaprubahan sa pamagitan ng plebisito. Gayunpaman, dapat pa rin niya maging mapagbantay ang lahat upang matiyak na walang ibang agenda na may sisingit sa sinusulong na pag-amienda sa saligang batasa. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad, DWIZ Patrol Report! Tuloy-tuloy mga balitaan, giniit ni Attorney Romulo Makalintan na lahat ng promotion ng anumang establishmento ay dapat naaprobado ng Department of Trade and Industry o DTI. Kagnay ito sa kasong inihain ng isang senior citizen na hindi umano binigyan ng discount matapos mag-check-in sa Marco Polo Hotel Ortiga sa Pasig. Paliwanag ng hotel officials, hindi na makakakuha ng diskwento ang naturang senior citizen dahil nakapromo na ang serbisyong in-avail nito. Ngunit napag-alaman sa investigasyon na hindi inaprubahan ng DTI ang naturang promotion, kaya dapat lamang anyang parusahan ang mga hotel officials.
Yung kliyente ko dyan ay nag-check-in nga siya. Katapos nung magbabayad, hinihingi niya ang discount. Ang sabi ng hotel, naka-promo na daw ang rate na yon. Nung tinanong na ang kliyente ko, yan bang rate mo? Yan bang promo? Aprobado na ng DTI yan. Ilan mo ba? So wala palang permit sa DTI. Alam nyo kasi sa ilalim ng Consumers Act, lahat ng promotion, bago yan ma-launch, dapat mayroong permit sa DTI. Kapag walang permit yan sa DTI, liable ang mga corporate officials na mabilanggo ng isang buwan hanggang anim na buwan. O kaya yung multa. Hala, dapat pala pina-approve yan sa DTI. Aminado si Atty. Makalital na hinihintay na lamang nila ang tugon ng PGU sa inihaing petisyon na pagsasara o pagbawi ng business permit ng nabanggit na hotel. Nag-file pa kami ng petition sa tanggapan ng mayor ng Pasig City. Cancel yung permit nila to operate. Kasi sa ilalim ng batas, kapag may violation ng senior citizens law, po pwedeng yung mga agencies ng pamahalaan ipasara o i-cancel ang business permit. Naghihintay kami ngayon ng kasagutan sa tanggapan ni Mayor Vico Soto. Kasi November pa namin pinel yun. Hanggang ngayon, wala pa naman kami natatanggap na sagot mula sa kanila. Kaugnay nito, patuloy ang pangangalampag ni Attorney Makalintal sa gobyerno na higpitan ang mga batas na nangangalaga sa kapakanan ng bawat senior citizen at PWDs. The only consolation we get from the government, ito mga ganitong uri ng mga batas na dapat na properly implemented. At yung mga establishments naman ang yan, dapat na parusahan yan ang ating pamahalaan para ipakita sa kanila na yung senior citizens law, PWDs law, ay ginawa hindi para lamang sa papel, kundi para talaga yan ay ma-implement properly sa benefits ng seniors and PWDs. Yan ang tinig ni Attorney Romulo Makalintal, si Attorney Mac, sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas! Samantala, pinaimbestigaan na ni House Speaker Martin Romualdez sa mga angkop na komite ng Kamara para makalikha ng kailangang batas ng hindi umano pagbibigay ng discount sa mga senior citizen at persons with disabilities ng ilang kumpanya ng establishment. Naku, lagot. Nakarating na ng Kamara. Bilang pangunahing may akda ng Republic Act 10754 o Expanding the Benefits and Privileges of Persons with Disabilities at RA 9994 o Expanded Senior Citizens Act of 2010, ipinatawag ni Speaker Romualdez ang motopropyo investigation dahil sa mga natanggap nitong ulat ng paglawag umano sa mga nasabing batas. Iginiit ng leader ng Kamara na maaaring gamitin ng mababang kapulungan ang oversight function nito at atasan ang mga kinaukulang komite na tutukan ang mga nasabing mga reklamo. Isa umanong posibleng paglawag ang ginagawa ng isang sikat na coffee shop chain na nililimitahan ang 20% discount at 12% VAT sa isang food item at isang drink ng senior citizen at PWD. Parang kilala ko yan. Kumakailan ay naghain ng dalawang kaso ang Pasig City Prosecutor's Office laban sa dalawang opisyal ng Marco Polo Hotel sa Pasig City na tumanggi umanong magbigay ng diskwento sa isang senior citizen. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Hindi lang si Marco Polo Hotel ang dapat makinig dyan, kundi lahat ng establishmento. Ha? Para tayo ay matutunan dito sa mga pangyayaring ganire. Teka, tanggap muna tayo ng isang report. DA nagbabala sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa bunsod ng weather disturbances sa Visayas at Mindanao. Alamin natin ang report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly, go! Nagbabala sa publiko ang Department of Agriculture laban sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa sa ilang lugar sa bansa bunsod ng weather disturbances. Nabatid na patuloy na nararanasan ang shoreline sa eastern section ng Visayas habang northeast monsoon naman ang nararanasan sa Luzon at nalalabing bahagi ng Visayas. Patuloy din nakaapekto sa ilang rehiyon, partikular sa Metro Manila, ang masamang panahon bunsod ng localized thunderstorm. Asahan din ang mga pag-ulan sa bahagi ng Southern Leyte, Caraga, Northern Mindanao at ang Davao Region kasama din ang Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Quezon Province, Bicol Region,
Western Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon, Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Patuloy din ang pagbabantay ng DA sa mga major river basin at major dams o ang mga water reservoir sa buong bansa upang maiwasan ang makaapekto sa mga pananiyam na mga magsasaka. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nagulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Ronda Pilipinas. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita sa Ronda Pilipinas. Samantala, bukas ang Energy Regulatory Commission na amyendahan ang Electric Power Industry Reform Act o yung tinatawag na IPIRA. Ito'y upang mabayaran ang mga consumer na naapektuhan ng mga power interruption. Buti naisip nyo yan. Sa pamamagitan ng mga ipapataw ng multa sa mga power distributors o generators. Ayon kay ERC Chairperson Mona Lisa Di Malanta. Sa ilalim ng kasalukuyang batas, mari magpataw ang ehensya ng maximum penalty na 50 milyones, 50 milyon pesoses na mapupunta sa National Treasury. Maugunitang ang sinisi ng Department of Energy ay at ilang mambabatas ang National Grid Corporation sa naranasang blackout sa malaking bahagi ng Western Visayas, partikular na sa Panay Island. Ronda Pilipinas! Wala nang excuse para paulit-ulit na maantala ang power interconnection projects ng National Grid Corporation o NGCP. Ito ay inihayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri makaraang galampagin ang NGCP kung saan dapat nang tapusin ng NGCP ang mga proyekto para sa interconnection ng power transmission line sa Visayas at sa pagitan ng Visayas at Mindanao. Una niyang sinabi ng NGCP na matatapos ang interconnection project sa taong 2019. Pero hindi pang sa abutan pa umano ng pandemic. Samantala, ginit ni Senate President Zubiri na dapat may panagutin ng Energy Regulatory Commission sa power outage na nagdulot ng malaking perwisyo sa mga kabahayan at negosyo sa maraming lalawigan sa Visayas kabilang ang Iloilo, Camiguin, Aklan at Guimaras. Handa rin na niya ang Senado na repasuin ang prangkisa ng NGCP kapag inindoso sa kanila ng Kamara. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Menjola Bridge, dyan sa Maynila, maagang isinara sa mga motorista. Bakit? Alamin natin ang report ni Patrol 5. Ayayu Pangko, Kuyaya, go! Maagang isinara sa mga motorista ang bahagi ng Mendiola, kanto ng Claro and Recta sa Maynila. Ito ay dahil sa inaasahang transport caravan ng grupong Piston at Manibela. Dahil dito, nagkaroon ng kalituhan ang mga motorista, lalo na't yung mga estudyante na may pasok ngayong araw. Kaya nito, nagtulong-tulong yung mga tauhan ng Manila Police District at Manila Traffic and Parking Business o Bureau para mag-ayos ang daloy ng traffic ang kay MPD PIO nasa 700 personnel ang ipakakalat para matiyak ang seguridad at kapayapaan. Maaga rin i-deploy ang ilan sa kanila sa may bahagi ng Espanya Boulevard malapit sa Welcome Rotonda. Nabatid na magpapatupad ng maximum tolerance ang Manila Police District sa mga magsasagawa ng transport caravan bilang pagtalima sa naging kautosan ni PNP o ng PNP Headquarters. Ito si Patrol Number 5. Ay upang para sa implemento ng lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIC Patrol Report. Ba't ba sinasabi ng iba, hindi daw strike yan, caravan. Oo, hindi daw sila nag-strike, nag-caravan lang daw sila. O, ano mo talaga? Samantala, negatibo sa fecal coliform bacteria o dumim mula sa tao at hayop ang water resources o water sources ng Baguio Water District o BWD. Pasitabi po sa mga kumakain, ha? Sarap ito ng gastroenteritis outbreak sa lungsod na
isinisi sa maruming umanong tubig. Ayon sa Baguio City Local Government, nakolekta ang water sources sample mula sa Harrison Market, City Hall, Deepwell, Malbartu, Quezad Deep Wells, at Camp Alentac. Bukod sa mga ito, nagnegatibo rin sa bakterya ang water storage at water meter sa parking extension ng SM Mall. Samantala, nakikipag-ugnayan na rin ang BWD sa Baguio, LGU, sa pamamagitan ng City Health Services Office upang suriin ang lahat ng water sources para matukoy ang tunay na sanhi ng outbreak. Ronda Pilipinas! Nilinaw ng Baguio City Health Services Office na siyam sa establishmento at isang residential lang ang nagpositibo sa coliform bacteria. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Acting Chief Dr. Celia Brillantes na patuloy ang pagbaba ng kaso ng acute gastroenteritis sa lungsod. Now we're really looking at a significant decline or downward trend of all these cases. Then we know that really past the critical stage of our outbreak and contained na po yung outbreak natin, no? As of now that I speak, because of the cases that has been reported in the hospitals. Tiniyak naman ni Dr. Brillantes na tuloy-tuloy pa din ang kanilang water testing at investigasyon hinggil sa naturang outbreak. To complete investigation, not only we look at unang-una, importante siyempre ang mga tao natin na apektuhan. Nakita naman na natin na bumaba. So ito yung foremost concern natin, mga tao. Then we continue with where the water source contaminations coming from, further interview of our cases para we get a complete picture of what happened so that we will be able to reduce or to put down all these cases to zero. Yan po ang tinig ni Dr. Celia Brillantes, Acting Chief ng Baguio City Health Services Office, sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa madala, pinaghahandaan na ng Bureau of Immigration ang mas marami pang modernization projects upang mas maging maayos ang paglalakbay ng mga turista sa Pilipinas. Ito ay ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansinko. Ay dahil nilasaan na ng ehensya ang pagdagsa ng mga turista, kasamay na rin ang agresibong kampanya ng Department of Tourism. May kampanya bang Department of Tourism? Parang hindi ko nararamdaman. Bahagyan niya ng medium-term plan ng BI na palitan ang 25% ng mga manual operations dito ng electronic gates ngayong taon at gawing electronic ang kalahati ng operasyon nito sa 2026. Samantala, sinabi pa rin ang opisyal na sa kasalukuyan ay maaari nang i-extend ng mga turista ang kanilang mga visa online upang mas ma-enjoy ang iba't ibang tourist destination sa Pilipinas. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang live report. Alamin po natin ang sitwasyon kung totoong may caravan at walang strike. Ano ba talaga? Alamin natin ang report mula dyan sa Mindjola. Ano na ang pinaka-latest diyan? Patrol 5, IIU Pangko. Kuya Aya, ano na ang latest diyan? Dito sa aking kilaroon ng Mindjola, napakatindi ng init ng sikat ng araw. Nakakalbo ng buhok itong init ng araw. Nararanasan dito sa Mindjola sa mga oras na ito. Sa aking paglilibot dito sa Luzon ng Maynila, wala akong nakita ang strike. Tigil pasada. Wala. Masada eh. Stranded, kuya. Stranded. Nakita ko ang stranded. Marami. Marami pang pasahero ng jeep ang stranded ngayon sa May Pedro Hill. Walang pasahero. Ay, nako. Baliktad. Mga pampasahero jeep ang stranded ngayon. Nag-aantay ng pasahero. Tuloy ang kanilang biyahe. Wala raw strike. Walang tigil pasada. Kundi, protesta caravan. Oh. Dapat maagang makakarating dito yung protest caravan na yan mula dyan sa may UP, no? Uh-oh. Sa may University Avenue. Uh-oh.
Marami sana makakarating dito sa Mendiola. Dadaanan ng Quezon Boulevard, hanggang Welcome Rotonda, Espanya, Morayta, hanggang dito sa Claro Berrecto, Mendiola, ang tumbok. Pero, nabago yung ano nila, nabago yung oras. Oh. Mamaya pa raw sila 11 na alis doon sa UP. Ah, hapon na yan? Oo, oh, paantayin daw muna nila masapos yung programa mo. 11. Oo, oh, bago sila magsisimulang mag-caravan papunta rito sa Maynila. Ang dahilan, numipis. Numipis yung kanilang mga miyembro na dapat kasama sa caravan. Dahil ang katwira nila, inaarang daw ng mga pulis yung mga kasama nila galing ng Central Luzon. Ah, ganun? Galing ng Calabarzon. Galing ng kung saan-saan na kalapit lalawigan na dapat sasama sa protest caravan. Hindi raw pinayagan ng mga pulis. Kinumpis ka pa raw yung mga driver's license. Ah, ganun? Kaya yan ang naging dahilan kung bakit manipis ang lumahok dito sa kanilang isasagawang protest caravan na maglalakbay siya na papunta rito sa Mendiola. Tapos na ito, makikita natin dito sa kanto ng Claro Emerecto, Legarda at ng Mendiola. Nakikita mo yan. Oo, dami pang jeep ha? Ang daming jeep pa rin ha? Siksikan ang pampasayarong jeepney ano? At mga pampasayarong bus. Wala akong nakita ang stranded mga kababayan. At tuloy-tuloy ang kanilang pasada. Yung ating mga barkada rito na bumabiyahe ng Padre Paura. Padre Paura Guadalupe sa Makati. Tuloy! Tuloy ang kanilang pasada dahil hindi naman daw ito strike. Hindi naman daw ito tigil pasada. Ayun! Hindi protest. Caravan. Eh dyan sa Mendiola, kuya, may mga pulis din bang nag-aabang doon sa mga magagaling na UP? Nasa tabi-tabi muna sila. Mainit kasi. Mainit ang sikat ng araw. Marami ba? Marami ba yung pulis na inassign dyan, kuya? Marami rin, no? Nandun sa loob ng may harap ng Central Escolar University, ano? Ngayong naka-deploy dito na isang truck, ano ba ito? Water truck ng Bureau of Fire Protection. Ha? Water truck. Water truck? Bakit may water truck dyan? Eh, ang bombero ito ng, ano, ng Bureau of Fire Protection. Tawag ba dito, ano ito? Fire truck ba ito? Wala rin. Hahayaan ba nila magprograma yung mga jeepney drivers sa kuya? Hahayaan nila yan sandali, pero nakasarado na eh. Na yung tow truck. Nakahanda na yung tow truck ng compact towing services. Ayun, no. Kaya, pwede sila magbigay ano bang kamayad sa bata. Light vehicles. Oh, libo 1,000, yan. Libo 1,500. Oh, libo yan, libo yan. Medium vehicles, 2,500. Heavy vehicles, 4,500. Naku. Iyan palang presyohan ng batakan, ano? Oh. Ituto yung sasakyan mo. At saka, ano, bakit may fire truck dyan? Bakit may fire truck? Oh, saan niya dala yung mga tinuto nyo? Saan dadalhin? Saan dadalhin yung toto? Yung pabata. Bakit, sir? Ha? Bakit po? Sige, may tatanong ako dito. Ang dadalhin. Ngayon pa ulit po kami sa Balot Tondo po. Sa Tondo? Ah, sa Tondo, Maynila rin. Parang nabigla ka Tondo. Pwede kaya pa eh. Hindi, nagtatanong lang. Hindi po kasi nagtatanong ako kung bakang... Nilive mo kasi, kuya eh. Kung baka tingin kasi, namumula yung mata. Dako, delikado yan. Baka galing sa ano. Baka nakailang drama yata ito. Sige, balikan ka namin kuya kung may mga update ka dyan. Mag-aantabay ako kung ano mga ibang kaganapan dito sa aking inaroon ngayon sa Mendiola, sa lungsod ng Maynila. Pag-aaroon mo pa, daya yung pang para sa impormato ng lakas. DWIC, pabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on-air agad-agad DWIZ Patrol Report Ronda Pilipinas. Tuloy ang mga balita sa Ronda Pilipinas. 30 sasakyan ang nahuli ng Department of Transportation Special Action and Intelligence Committee for Transportation na patuloy pa rin dumadaan sa EDSA busway sa Makati. Titigas ang ulo talaga itong mga to. Kabilang sa mga natikitan ay mga motorsiklo, taxi at isang minamaneho ng isang empleyado ng Land Transportation Office. Talaga? Taga LTO? Aminado naman ang mga natikitan na
alam nilang bawal dumaan sa busway ang mga tulad nilang hindi government vehicle o rumiresponde sa emergency. Paliwanag naman ng taga LTO na dumaan sa busway, inakala niyang may emergency dahil tukod ang traffic mula sa Ayala Tunnel, kaya dumaan siya sa busway para sana rumiresponde. Nako! Kumita na yan! Pero tinikitan pa rin siya ng mga taga site ng disregarding a traffic sign at paglabag sa panuntunan ng busway. Bukod sa operasyon sa EDSA Busway, ay may hiwalay ding operasyon ang SAICT o SAICT sa bike lane sa EDSA Southbound dyan po sa may Santulan. Ronda, Pilipinas! Sa Mandala, kumpiyansa ang Department of Labor and Employment na patuloy na tataas ang employment rate sa Pilipinas. Ito yung ayon kay Labor Secretary Bienvenido Legesma sa tulong ng sektor ng negosyo at mga pamumuhunan mula sa paglalakbay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ibang bansa. Patuloy din niya ang paghilos ng dole upang matiyak ang pag-unlad ng trabaho sa pribadong sektor at iba pang negosyo. Matatanda ang bumaba ang unemployment rate sa 3.6% noong Nobyembre 2023 at naitalang pinakamababang porsyento mula sa taong 2005. Ronda, Pilipinas! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Mahigit 100 flights ang naitala sa New Delhi, India, bunsod ng fog. O naantala. Bumagal naman. Bunsod po yan ng fog na bumalot sa nasabing bansa. Bumagal naman ang daloy ng trafiko. 18 tren papuntang New Delhi mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang na-delay dahil sa makapal na fog. Una nang inasahan ng Weather Office ng India ang makapal na fog at malamig na panahon sa New Delhi kung saan may minimum temperature na 4 degrees Celsius. Ronda, Pilipinas! Sa madala para sa ating balita mabalakasan, Santa Rosa Eridanus muling nanalo sa rematch kontra Makati Circus sa NBL Chairman's Cup. Sports news mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Matagumpay na naipagpatuloy ng Santa Rosa Eridanus ang kanilang winning streak matapos nilang manalo kontra sa Makati Circus Music Festival. Ito ang ikalawang beses na nagharap ang dalawang koponana kung saan nanalo rin ang Santa Rosa kontra sa Makati. Dikit man ang score noong una silang magharap, naging one-sided ito sa kanilang rematch. Pinangunahan ni Lester Maurillo ang Eridanus kung saan siya ay kumamada ng 18 points, 7 rebounds at 5 assists. Sa ngayon, mayroon ng 4-0 win-loss record ang Santa Rosa Eridanus katulad ng Generals na parehong nasa Group B. Mapapanood ang live broadcast ng mga susunod na laban sa darating na Biyernes at Linggo, alas 5 ng hapon at alas 7 ng gabi dito sa Alut Channel 23. Ronda, Pilipinas! Ito na ang latest bagong-bago. Fresh na fresh! DWIZ Showbiz News! Richie Rivero ayaw na magsalita kapag tungkol sa ex niya ang pinag-uusapan. Sino ex niya? Andrea Brillante. Showbiz report mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, hanggat maaari ay ayaw na magbigay pa na anumang pahayag ng basketballistang si Richie Rivero kung ang usapin ay tungkol sa kanyang ex-girlfriend na si Andrea Brillantes. Sa interview kay Richie, kung ano man sabi niya sa pagkakadawit ng pangalan ni Andrea sa hiwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla ay no comment ito. Ngunit sinabi nito na mula pa noong umpisa maghiwalay sila ng aktres ay gusto niya ng katahimikan sa kanilang dalawa. Ang gusto lamang umano niya ay masaya ang kanyang pamilya at maging happy din ang kanyang
career at love life. Sinabi pa nito na wala naman siyang ano pamang again sa isang tao at kaya lamang daw siya nagsalita noong nakaraan ay para marinig naman ng mga tao ang kanyang panig. Ayon pa rin kay Richie, marami siyang natutunan sa naging relasyon nila ni Andrea na ayaw na raw niyang maranasan sa kanilang relasyon ngayon ng beauty queen na si Lerin May Bautista. Isa na raw dito ay dapat gawing privado ang kanilang relasyon. At yan ang aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, para sa ating NBI, pinipigilan ka ba ng doktor na gumamit ng generic na gamot? Na tatanong mo, Dok, dapat generic na lang. Tapos ayaw, naku, may parusa yan. Alamin natin ang report ni Angelo Baino. Go! Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Naku, bawal ito! Pinipigilan ka ba ng doktor na gumamit ng generic na gamot? Nako! Bawal ito! Sa bawat pagkonsulta, kadalasan, yan ay mayroong kalakip na reseta. Ngunit paano kung ang ibinibigay sa iyo ay may no substitution na marka? Alam nyo bang bawal ito? Ayon sa Department of Health Administrative Order No. 62, Series of 1989, ang mga reseta na mayroong no substitution na label ay may tuturing na violative prescription. Bakit? Dahil ito ay pumipigil sa paggamit ng mga tao ng generic na gamot. Alam nyo ba na isa sa mga karapatan ng mga consumer ay ang pagpili ng bibiling gamot? Kung mas preferred mo ba ay branded o yung generic na equivalent ng gamot na inireseta sa'yo? Ang hindi paglagay ng generic name ng gamot at ang paglagay ng no substitution sa reseta ay ipinagbabawal dahil ito ay hadlang sa generic dispensing. Kaya mga dok, hayaan ang pagtangkilik ng mga tao sa generic na gamot. Hindi ibig sabihin porket branded, ito na ang sagot. Ipaalam ang generic name sa susunod na pasyente nyo at bigyan sila ng choice para hindi kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas! At kawalan ng pera, meron bang masamang dulot sa kalusugan? Alam ko, masama ang dulot pag walang pera. Hindi ko lang alam kung ano sa kalusugan. Alamin natin. Tara! Let's prove it. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Na-check mo na ba ang laman ng wallet mo? Wala. Wala ka bang nakikita? Totoo nga bang bukod sa sakit sa bulsa, maraming iba't ibang sakit pa ang pwedeng maramdaman dahil sa kawalan ng pera? Tara! Let's prove it! Ayon sa Healthline.com, posibleng magdulot ito ng stress o emotional distress sa tao dahil sa pag-iisip kung saan kukuha ng pambayad ng bills at sa pang-araw-araw na gastusin. Nakaka-apekto rin sa mental health ng tao ang kawalan ng pera ayon sa mga eksperto dahil sa kagipitan. Kung ano-ano ang mga pumapasok sa utak at sanhin ng pagiging irrational o malabong pag-iisip. Ayon naman sa Time Magazine, nagiging limitado ang galaw ng mga walang datong dahil nga sa kawalan ng pera para makapagliwaliw, kumain sa mga restaurants o makapag-travel at iba pa. Ang mga taong nakakaranas nito ay yung mahina ang EQ o emotional quotient. Sa halip na maghanap ng solusyon sa problema, nagpapakalugmok na lang at nagpapatalo sa mga pagsubok. Dapat open mind at magpasalamat sa blessings mula sa itaas. Kaya para hindi magkasakit, huwag magpa-stress ng dahil lang sa pera. Tandaan, money is just a piece of paper. Ang hanapin ay solusyon at hindi problema. Ronda Pilipinas! At bago tayo magpaalam, tayo'y may patama quote of the day. Walang mali sa taong nagbago. Hindi mo lang matanggap na hindi mo na siya yung hindi na siya yung dating kilala mo before. Ayan. Alam niyo dapat pagka nakita tayo ng mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, dapat meron silang lagi sinasabi, "Uy! Parang may nagbago sa iyo ah." Ayan. Parang iba na ang arrive mo, pare. Ayan. Dapat ganyan ang mga bati sa iyo. Huwag kang papayag na, "Oh, parang hindi ka nagbago ah." Ay, hindi ho pwede yun. Dapat ho talaga, merong pagbabago sa atin. Lalong-lalo na kapag taon ang hindi nyo pagkikita tapos na, ano kayo, nagkita kayo. Oo. Dapat na kahit pa paano may nagbago. At saka, sabi nga nila, change for the better, ika nga. Ha? Kailangan lagi ang pagbabago na nakikita sa'yo ay maganda. Ikakaganda mo at ikakagwapo mo.
Huwag kang papayag na sasabihin sa'yo, oh, parang walang nagbago ah. Kailangan may nagbago. Ayan. Okay, bago tayo magpaalam, we're saying happy birthday muna kay April Manawataw ng Aliw Accounting. Uy, April, birthday mo pala ngayon. Happy birthday din kay Kuyang Arman Cambe. Aba, happy birthday, Kuyang. Ano na, ano na? Okay, happy birthday po sa lahat ng mga nag-birthday today. Maraming salamat, Pilipinas. Yan ang kabuuan ng mga programa. Ay, ng mga programa. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayan na po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo! Topacio with Adjo si Atty. Atty. Ferdy Topacio and Dokshe Lejano. Maraming salamat. Ako po ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama!